ibabahagi ko naman sa inyo guys, ano, kung ano ba yung mga dapat tandaan kapag tayo ay pupunta sa barbershop at magpapagupit, ano. Number one, unang-una, siguraduhin natin yung atin pong pambayad. Kung hindi ba natin nakalimutan, ano po, yun ang unang-una. Siguraduhin natin yung ating pambayad. Pangalawa, alam mo na dapat yung eksaktong gupit na ipapagawa mo. Kasi ang barbero po ay manggugupit, hindi po manghuhula, ano po. Dapat po ipapaliwanag natin sa barbero yung eksaktong gupit na yung gusto, yung sa haba sa ibabaw. Ipapaliwanag natin yung sa gilid, kung ano ba talaga yung gusto nyong gupit, ano. Yun, no. Pangatlo, ay umupo ng maayos at relax lang. Ikalma ang sarili, ano po. At ibigay ang tiwala sa iyong barbero. Pang-apat naman tayo. Aba, ay huwag namang malikot kapag nagpapagupit, ano po. Huwag tayong lingon ng lingon. Pwede tayo sumilip kapag hindi tayo ginugupitan. Halimbawa, may ibang ginagawa ang barbero. Pero kung habang ginugupitan ka, di kaya side to side, yan, ganyan. Aba, ang hirap ang gupitan niya, ang likot. Huwag po tayo galaw ng galaw kapag tayo ay ginugupitan. Pero kapag bata, ano po, wala po tayong magagawa dyan. Pasensya na lang. Pero kapag matanda na, ang malikot pa magpagupit, nakakaiyamot. Panlima naman tayo. Huwag na huwag tayong matutulog kapag po tayo ay nagpapagupit, ano po. Kasi kapag tayo ay nakatulog, hindi mo maiwasan yung biglang lalawit yung ulo. Eh, kung magkataong nag-aahit, delikado, ano po. Kaya yun, ano po, huwag na huwag tayong tutulog kapag nagpapagupit tayo. Pero kung hindi mo naman mapigilan, sikapin mong tulog ng gwardya. Patensya na, pati gwardya na damay, ano. Dako na tayo sa pang-anim. Huwag na huwag tayo magpapagupit ng laseng. Hindi namin kayang kontrolin ng likot niyan. Kung pwede pa yan matulog, magkukwento pa yan, lingon ng lingon. Banggitin ko rin sa ating ikapito, ano, kapag bata ang gugupitan, samahan po ng magulang o ng isang guidance, ano po, na mas nakakatanda. Pangwalo naman tayo, ano, kapag inaakala natin tapos na, may gusto ka pang ipaayos, huwag na huwag pong mahihiyang sabihin sa iyong barbero. Banggitin natin kung mayroon pa tayong dapat tanggalin o may dapat pang ipaayos kung hindi pa komportable, ano po. Mahirap naman po na kapag tayo umalis ng barbershop, mahirap po yung lumabas ng barbershop na medyo masama ang loob. Hindi pa komportable. Mas maganda yung lalabas tayo. Talagang feel na feel natin yung ating haircut. Ano? Sa ikasyam na tayo, ano? Sa pansiyam na tayo. Siyempre, tapos na. Ay, magpasalamat tayo sa ating barbero. At siyempre, ito ang mahalaga, yung pansampu. Huwag kalimutan ang magbayad. Salamat.